Hi guys, good morning. Medyo umuulan po itong araw na to. Ngayon kung natatandaan nyo guys, nung nakaraang vlog ko, ilang months na siguro yon, gusto ko lang sana i-share sa inyo yung dating ginagawang bahay na natapos na. So, samahan nyo sana ako maglibot-libot sa loob para makita nyo rin kung anong nangyari doon sa pagkagawa niya. So guys, medyo marami at mahaba din yung proseso, pero at least ngayon natapos na rin siya. Ngayon kung gusto niya rin guys magpagawa ng bahay, just contact me sa Yua Komuteng po kami. And kasi kanina na guys sama kami rito ng mga kliyente namin na magpapatayo din ng bahay, yun nga. Tapos pinakita namin yung tapos na bahay para makita nila kung anong magiging kalalabasan. Pero depende rin kasi iyon guys sa ano nila, sa gusto nila ba. Kung yung kusina or yung kwarto gusto nilang pag ano himpasan, yun nasa design na po ng gusto niya. Ninyo po. Yun nga, yun nagkabulo-bulo na naman ako guys. Ang hirap talaga guys pag magsasalita ka. Pero syempre, gusto ko rin i-share sa inyo yung magandang produkto ng bahay. Diba? Tsaka, yun guys, ito kasi matibay din siya. Hindi katulad din po ng basta ginawa lang bahay na wala namang katibay-tibay. Kasi ngayon dito sa Japan, hindi naman ina-aprubahan basta-basta ng loan company or ng bank yung kanilang loan kung hindi magpapatayo ng matibay na bahay. Dahil nasa batas na nila yan dahil po dun sa nangyari sa earthquake na nangyari tsaka yung tsunami ng araw. Dahil nung nag-earthquake yata masyadong bigla nabagsak ng mga bahay. So nilagay nila sa batas dito sa Japan na kung hindi ka gagawa ng maganda at matibay na bahay, hindi nila aaprubahan ang inyong loan. Yun nga. So guys, samahan nyo ako i-tour ko kayo sa loob ng bahay para just in case maingganyo kayo magpagawa ng bahay. Just call me, Maylin Dormiendo po sa Yua Komuteng. So guys, pasok tayo sa loob. Ito po ang kanilang entrance. Yan. Automatic po yung mga lights na yan. Pag walang tao, kusa po siyang namamatay. Ito rin po ang kanilang mga shoe rack. Yan. Marami pong mga nakalagay na gamit dahil hindi po tinatanggal ng mga gumawa yung mga gamit nila rito. Guys, dito naman, pwede kayo rito maglagay ng mga sabitan o kaya mga gamit na importante, dito nyo pwede ilagay. At pagpasok pa natin, meron pa tayong lagayan ng mga gamit din dito or pantry, pwede nyo lagyan dito. And then guys, tuloy po tayo sa kwarto ng mag-asawa. At iyan po ang kanilang kwarto. May mga fire sensor po sila dyan, yung maliit na exhaust fan. Yan, para hindi po kulob sa loob ng kwarto. Yan, nakaready po ang socket nila for air condition. And alam niyo po itong double blast po guys, hindi maririnig sa labas yung gaano yung ingay ba. Ito yung kanilang walk closet, yan ganyan. Yung mga gamit nila. Hindi naman daw gaano marami silang gamit. Kaya dyan nila ilalagay. And sliding door po siya guys. Lahat po ng mga door may mga lock po yan. Diba? Ito guys, itong nasa tabi po CR po nila yan. Yan po ang CR po sa baba. Yan, may mga sila na hands. Yung CR po sa baba at sa taas magkaiba po ng design. So next guys, punta tayo sa bathtub nila.
Yan guys, ang kanilang wash basin. Yan, tapos yan po sa loob ang kanilang napiling bathtub. So, buksan mo natin. Sandali. So guys, dito ilalagay dyan sa baba ang kanilang washing machine. Ready for connection na po yan. Yan po ang kanilang hugasan ng kamay, ng mukha. So guys, nandito tayo sa may bathroom nila. Ayan po yung kanilang bathroom. Yan yung design po nila ang napili. At alam nyo ba guys na yung kanilang bathroom is may heater. Na anytime na umulan sa labas, pwede sila magpatuyo ng damit dyan sa loob ng bathroom. At saka yung bata po nila, sila po ang pumili ng ganyang design kasi may maliliit silang mga batang kasama. Tsaka guys, yung mga accessories dyan, sila na rin po ang namili. Next guys, punta tayo sa kanilang kitchen living room. So guys, ito yung kanilang living room. Yan, makapal yung glass na yan, double glass yan. And ang kanilang monitor sa labas, pwede dyan mag-record. And then another closet or pantry, lagay ng mga gamit or mga extra na pinamamalengkit ninyo. Yan, pantry nga, di ba? And then guys, dyan ilalagay ang ref. Dyan, ang refrigerator. Yan, ang kanilang kitchen. So guys, meron silang door kitchen para dyan nila ilalabas ang mga basura. Ang mga exhaust fan na all Denka po siya. All electric, guys. Yan. So guys, yung cabinet nito is your choice naman. Kung gusto nyong may dishwasher siya or cabinet na lang. So yung owner po nitong bahay na to, mas gusto nila ng cabinet kaysa sa dishwasher. And then guys, yung kanilang gripo, pwede rin pong piliin kung anong gusto nilang gripo or sensor or ganyan na lang na manual. So guys, punta po tayo sa second floor. Tignan naman natin ang loob ng kanilang mga kwarto. Yan ang kabuuan ng kitchen and living room po nila. Akyat tayo guys. So guys, ang una natin pupuntahan is yung kwarto ng kanilang anak na babae na may dalawang anak. Yan ang kwarto nila. Yan. At ang kanilang walk-in closet kasi nga mas maraming gamit ang dalawang bata. Tsaka bali isang pamilya ang nakatira rito. Yan. Diba guys? And then guys, ito ang kanilang CR sa taas. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, magkaiba ang CR sa taas tsaka sa baba. So, hindi pa nakakabit yung automatic na washlet nila. So, guys, sa taas, pwede naman sila maglagay ng dyan ng mga lagay ng tissue. Yan ang kanilang CR dito sa taas. Then, guys, punta tayo dito sa room ng kanilang pinakabunsong babae. Yan ang room niya. Yung kanyang closet. Yan guys, medyo mas maliit itong room na to para sa anak, dalaga nilang or elementary nilang anak. And then guys, punta tayo sa next na room para sa anak nilang lalaki, which is connected naman to guys sa may veranda. Yan, yan ang closet niya. Siyempre may double pa rin yung kanilang glass na sliding door. Yan ang kanilang veranda guys. So wala pa rito ang sampayan, ikakabit pa lang yan. Yan. Next guys, punta tayo sa next room guys. Yan, the other room to guys ng kanilang anak pandalaki. Yan, may closet. Yan, ayan ang laki lang ng kanilang kwarto. So guys, so baba na tayo. Nailibot ko na kayo guys. Sana nakita nyo kung paano siya ginawa. So guys, ito ang kabuuan ng kanilang bahay. Yan. Meron na pong connected ang mga plug po sa likod, yung grip po sa harap. So
po may mga shutter na po siya. Dalawa yung cover po ng sliding door nga nila. Yan, yung dalawang shutter na yan. And then guys, ayusin pa po yung kanilang hagdanan dyan. Kasi syempre, nag-request po yung may-ari na baguhin yung hagdanan. And guys, may gray po sila. And then guys, doon po sa may kitchen po na door po, lalagyan po rin doon ng hagdanan po dyan. Yan, para po sa medyo mataas kasi. And then, ito po yung kanilang sakit sa labas ng bahay. Andun po sa likod doon, ang eco-cute po nila na nag-stock po ng kanilang mainit na tubig. Yan, depende po sa gamit nila yan. So, ayan guys, nakita nyo yung pagkakagawa. Medyo nag-enjoy din ako. Para bang gusto ko na rin magpagawa ng bahay. Pero, no, worth it. Kasi, syempre, di ba, katagal-tagal mo na rito sa Japan. Nagre-rent ka ng bahay ng pagkamahal-mahal. Kung, syempre, nagtatagal ka, bayad ka lang ng bahay ng apartment, hindi naman napapasayo yung tindihan mo, di ba? At least ito, bayad ka ng bayad, mapapasayo yung bahay. Ang mahalaga dito guys, yung lupa. Miskin naman sa atin, di ba? Kasi yung value ng lupa tumataas. Lalo at yung bahay natin guys, kasi malaki yung kanyang lot area. Kaya kung gusto mag-separate ng anak niya, isa sa anak niya, pwede sila magpagawa po. Pwede pa isa ng bahay dito. Oh. Pwede pa siya ng isang bahay dito. Kasi maluwang yung kanyang lot area. Yun nga guys, nag-enjoy ako sa loob. Ganda talaga kung may sarili ka, no? See you guys. Thank you for watching.